Team Online, paalala lamang po na ang mga katanungang aming babanggitin ay nanggaling po sa inyo, mga kapamilya. Magsisimula po tayo kay Sheena. Sheena, diretso ang tingin sa camera. Kailangan namin ng diretsahang sagot. Sheena, sigurado ka bang binigay nyo na ang best nyo sa loob ng bahay ni Kuya? Kung oo, bakit hindi kayo nanatili sa loob ng bahay ni Kuya? Dahil ba ito sa inyong sarili o sa boto ng taong bayan? For me, I'm still a winner kahit naibig ako. Just like what I've said earlier, alam kong ginawa ko ang best ko sa kada challenge, sa kada challenges. So, for me, it depends na lang sa taong bayan kung sino ba talaga ang mas gusto nila. Dahil alam ko naman na kaming Big 8, sabihin mo, tawagin mong Big 8. Kumbaga lahat kami gusto, kumbaga pangunahan na lang ito. So for me, I know sa taong bayan lang ito nakadepende kasi I know na I always do my best. Sino para sa'yo ang karapat dapat na maging batch winner? Para po sa akin, si Ate Yen. Sige po, sabihin po natin hindi po siya kagalingan sa mga challenges, pero alam naman po natin na gusto po siya ng taong bayan. Alam po natin kung gaano po siya nakakatawa. Alam po natin kung gaano po niya laging iniisip po yung goal niya, and where yung family po niya, na mapabuhay po yung family niya ng magandang buhay, and alam kong sapat po yun dahil alam po niya yung pangarap po niya. Ginagawa po niya ito hindi lang po para sa sarili niya, kundi para din po sa pangarap niya. Alright. Sheena, ano naman sa palagay mo ang katangian ng isang Big Four? For me, ang katangian ng isang Big Four is syempre magaling sa mga task. Kasi syempre, kailangan mo ipakita ang mga kakayahan mo sa mga challenges para malaman na kaya mo pala itong mga to, may skills ang ganito. At pangalawa, syempre, magandang attitude. Kasi kahit sabihin mo, magaling ka sa mga challenges, kung pangit naman attitude mo, ekis ka sa taong bayan. At syempre, most importantly, isipin mo lagi yung goal mo. Kumbaga, ginagawa mo to not only for yourself, pero para din sa family mo. Alright. How does it feel na nandito ka na sa outside world? Siyempre, sobrang nakakapanibago. I've been sa bahay ni Kuya for almost 2 months. Ayun ang nakita ko. So, siyempre, nakakapanibago. Nakakita na ako ng ibang tao, mga iba't ibang buildings, iba't lugar. So, siyempre, nakaka-excite din, diba? Kasi it's a new world. Kumbaga, ito ang talaga yung totoong world. Talagang the real challenge begins here. So, talagang ready ako sa mga mangyayari po here. And yun, lalaban din po ako hanggang dulo para po sa pangarap ko. Hindi po dito nagtatapos dahil po na-evict po ako. As the reigning Miss PBB Teendem, will you join more pageant in the future? Yeah. If may chance po, sige po, I join pageants po. Kasi po, syempre, actually po, first time ko po na manalo po sa isang pageant. Tapos dito pa po, so syempre, sobrang nakaka-proud yun. So syempre, ipagpapatuloy ko na if ever man na magkakaroon ng chances na sumali sa mga pageants, edi go, new experiences, why not? At ang iyong huling katanungan, kung papipiliin ka, sino sa tingin mo sa inyong dalawa ni Shoichi ang dapat na makapasok sa Big Four? Oh my God. So, syempre, alam naman po namin na lahat ng housemates deserving, pero syempre, I know na deserve ko. Kasi nga, I always do my best in challenges. Iniisip ko yung goal ko anywhere, mapabuhay yung family ko na isang magandang buhay at the same time, matupad ko yung mga pangarap ko anywhere, maging artista. Kasi syempre, I want to live my life to the fullest. So, talagang alam ko, deserving din ako na maging Big Four if ever man na may second chance talaga. Tapos, I'd hope na sana mas magustuhan pa ako ng taong bayan. Alright. Ngayon naman, magtatanong tayo ng ilang mga katanungan galing sa ating team online. Alright. Thank you, Sheena. Salamat po. It's your turn.
Shiji, diretso ang tingin sa camera. Kailangan namin ng diretsahang sagot. Nga ba? Shiji, sigurado ka bang binigay mo ang best mo sa loob ng bahay ni Kuya? Kung oo, bakit hindi ka nanatili sa loob ng bahay? Dahil ba ito sa iyong sarili o sa boto ng taong bayan? Ginawa ko po talaga, sa umpisa lang po, talagang 100% binuhos ko po lahat ang aking lakas at sa lahat ng challenge or task na binigay sa akin ni Kuya. At huli, hindi po ako nanatili sa bahay ni Kuya at hindi po ako naging big four dahil yun nga po, dahil po sa taong bayan na siguro po may nakita po sila ng sa point po na may wala akong kakayahan, kaya siguro po pinili po yung nasa loob po ng bahay ni Kuya po. Okay. Shiichi po, sa mga natitirang housemates sa loob ng bahay ni Kuya, sino sa tingin mo ang pinaka nagpapakatotoo? Hirap. Pinaka, siguro po para sa akin, ang pinaka nagpapakatotoo po si Angela po. Dahil, nung unang-una ko po siya nakilala doon po sa bahay ni Kuya, talagang kami po dalawa ang unang nakilala. At alam ko po na talagang nakikita ko po sa kanya na nagpapakatotoo at hindi po siya nagbabago hanggang ngayon. Ano naman, Shiichi, sa palagay mo ang katangian ng isang big four? Para sa akin po, hindi lang po challenge or task sa buong lahat po, sa gawain bahay, sa lahat ng ginagawa po sa loob ng bahay, dapat 100% full out, lahat magaling, marunong, at sa pakikisama po sa ibang lahat ng housemate, yung po yung para sa akin po ay karapat-dapat po sa maging big four. Shiichi, gamit ang tatlong salita, ano ang nararamdaman mo ngayon? First, masaya. At pangalawa, malungkot. Pangatlo, excited. And your last question? Po. Shiichi, gusto mo ba talaga si Yen? Kung oo, ano ang nagustuhan mo sa kanya? Oo po, dahil nagusto ko po sa kanya na talaga yung personality niya, talagang mapagmahal sa pamilya, at talagang may nagusto po ako sa kanya na bago unahin yung sarili, talagang inuuna po yung lahat, talaga ano, sobrang maganda po yung ano, yung ugali na ano, talagang iniisip yung bawat isa pong housemate. Kaya doon po akong ano, nakagusto po yung sa ugali po niya. Thank you very much, Shiichi. Ikaw ay makakaupo na ulit dito sa ating lounge. Wow, thank you very much. Brown out po dito sa amin. Pasensya na kayo, Team Online. Bubuksan na natin ang, kasi sabi